Samantala, hindi po madalas pag-usapan ng breast cancer sa mga lalaki. At dahil bihirang kaso ang lalaki nagkakaroon nito, may mga pasyente ang binabaliwala ang mga maagang sintomas ng naturang sakit. Balitang hatid ni Susan Enriquez. Inakala lamang noon ni Mang Ernesto na kinagat lamang ng ipis ang kanyang dibdib. Pero sinyalis na pala ito ng mas malalang sakit na kanyang iindahin ng matagal na panahon. Ang pagkaalam ko, kinagat lang ng ipis, whatever, yung insekto. Inabayaan ko pa rin. Hanggang nung mapapansin ko, nagkakakulali na sa may kilikili. Nang pinasuri na niya sa doktor, doon niya nalaman na mayroon siyang breast cancer. Bagay na kanyang ikinagulat dahil madalang itong dumapo sa mga lalaki. Pero hindi na rin niya ipinagtaka ito dahil ang iba pa niyang babaeng kapatid ay nagkaroon na rin ng breast cancer. Noong 2013, tinanggal na ang bukol sa kanyang dibdib. Pero ngayon ay kumalat na raw ang sakit sa kanyang utak at baga, kaya kailangan na naman niya ng matinding gamutan. Kung mayroong mga nagmamagandang loob na nanawagan ako na kailangan ko kasi yung medication. Kasi nasabi kasi sa akin sa chemotherapy, ang sabi kasi niya sa akin, doktor, ang 1,000,000. Isa lamang sa 1,000 lalaki sa buong mundo ang nagkaka-breast cancer. Kumpara sa mga babae na 1 sa 8 ang posibleng magkaroon ng ganitong sakit. Wala gaanong pag-aaral kung ano-ano ang nagdudulot ng breast cancer sa mga lalaki. Pero sa mga babae, tukoy na kung ano-ano ang mga posibleng sanhi nito. Yung sinasabi pa nilang iba is yung extended exposure to estrogen. Like yung mga babae na early nag-start ng menstruation, late nag-stop yung menstruation. And then of course, very rarely, yung gene. Meron na silang na-identify na gene ngayon that can transmit breast cancer through generations. Mga babae pa rin daw ang dapat maalarma sa sakit na ito. Sa datos ng World Health Organization, breast cancer ang nangungunang klase ng cancer sa Pilipinas. Ang breast cancer survivor na si Christina, ginugugulang oras para suportahan ang iba pang pinagdadaanan na naging kalbaryo niya ng ilang taon. Tinuturuan niya mga sumasailalim sa chemotherapy ng paggawa ng palamuti tulad ng animal towels na ito para may mapaglilibangan. Itong arts and craft na ginawa ko, kasi nagdasal ako para bigyan ako ng gabay na mapagtutuunan ko ng pansin para di ko maisip ang sakit ko. Nagtuturo na ako sa mga cancer patient at iba pang grupo kasi nagiging creative kami tsaka positibo kami sa buhay. Payo naman ng mga doktor. So sa babae, yung recommended na early diagnosis is to undergo mammogram starting at age 40. 40 to 49 mga every year, every other year. Kahit walang nararamdaman. Sa lalaki kasi, hindi siya common, di ba? So parang walang recommended screening for males. Ang lalaki wala namang breast eh. So kung may tutubong bukol sa chest wall nila, makakapa nila agad-agad. Kailangan talagang lumaban ka. Kasi kung wala kang, hindi mo magagawa kung ikaw lang mag-isa. Susan Enriquez, GMA News.